atong i-welcome ang man of God yung mag-preach sa ato this morning, Pastor Chris Cordovis. Hey, pasige na tuplakpak na tubuhi na Diyos kayo mabuntaga. Amen. Sige. Mag-ampo sa kita before ta magpadayon sa pag-meditate sa word ni Lord. Let us pray. Lord, we thank you, Lord God, for your sweet, sweet presence today. Salamat, Lord, kay sa mga pagkanta, sa mga pagdayag ka ni mo, Lord. Nagpataliwala, Diyo ka kanamo, Lord. Nabati na mo yung mga presensya. Nag-hikap ka kanamo once again today. Salamat siya, Lord, kaya sa kada panahon na kami magtigom, Lord, umuduol ka ni mo. Wala din ni mo, O God, ginahikaw, Lord, yung mga presensya ka na mo. Salamat, ana, Ginoo, na butang. Salamat, ana, nagasaw, God, gikan ka ni mo. Karong adlawa, Ginoo, nagtumi, na naadigay pinasahit pa, Ginoo, na plano, alang ka na mo, tanan, na naadigay karon. Dili lang, Ginoo, na-presently sa building, but even, unya, Ginoo, ang magtanaw sa mo premiere, ang magtanaw ni Ginoo online. Nagtuko, God, that you will also speak to them in a very special way. Lord, kami tanan na ni ato kong mabuntag, Lord. Dili may manguli, O God, empty-handed, but we will all receive our portion today. So, Lord, andam na mong kasing-kasing, Ginoo, sa pagdawat sa mong pulong. Na amo po yung nasugo among kalag today to be more ready to receive every word that comes from you. Lord, walay pulong sa tao during the pita, Ginoo. Pulong ni mo tanan. Ikaw ang mahimaya, ikaw ang makita. Ug labaw sa tanan, imuhatan ng dungog, O God. Muna karubutaga, Lord, we entrust to you, O God. Even your servant, O God, just use him for your glory. I am just your mouthpiece, Lord. Dili niya ako meditation. It is not even my conviction, Lord. But this is your conviction that you want us to realize and to understand today. Muna, Lord, salamat taan, Lord, sa imong pagabuhat mo sa mataliwala. We will all go home today receiving our portion. The word that is due to us, Lord. The word that will build us up, that will equip us the more para makapamuhat pa dyan media kanimo, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo. Salamat sa imong faithfulness, your goodness that is forever in us. We honor you today, Lord, and we praise you. In Jesus' name, amen and amen. Tagay, og tamis na pa yung imong katapad, bisag mata lang, naing na siya, maayong buntag, Brad, maayong buntag, sis. Okay? Sige, maglingkod kita tanan, karong buntag. Salamat sa Ginoo, sa pabor. Amen. Kisa nalipay na naasya karong buntaga, say amen. Amen. Salamat sa Ginoo. Hantod karon, kapasalamat ko sa Ginoo gyapon kay grasya jud kaayo sa Ginoo no na kanang makatigong pa jud ta. Amen. Manang saliton sa jud nato ni mintras pakatigong pa ta atong gamiton ni na paagi para magdasiganay jud sa padayon ya kay Lord. Amen. Karong buntaga, salamat pod once again sa privilege gyapon Lord sa ko once again na pod no makatindog sa yung tubangan, may mong instrumento na dyan ni Lord sa iyahang mensahe o pulong sa tuwa today. Okay? So, mga pila ka Domingo, milabay, sugod itong January 1 series dyan kayo atong mga topics no fresh from our mentor mismo. Kaya siya dyan mismo nag-ingon ba na gusto niya sugda ng tuig dyan. Kaya ng mga, kanadyong mga butang ba na dapat na ito timanan dyan no para maka-experience tawag double acceleration niya. Nagtuko na kita tanan, nakadawat tas itong abahin ato. Amen? We all received already our portion. Gabi na ang pag-iya sa Ginoo o pag-istorya sa Ginoo sa tuwa sa mga pulong na atong nadungga sa mayaging Domingo. So salamat sa Ginoo na. And today, nagyapon ni kalabutan no, sa tuwang pag-accelerate this morning or sa to pag-accelerate ba sa to pagpangalagad kay Lord. Pero kung butaga, gusto na tamo dasigun once again sa mga butang ba na dapat ato timanan gyapon sa itong padayon na pag-abante diya sa Ginoo. Kaya hinaot ko sa akong kasing-kasing na gusto ko pagdasig ni Lord ani na mga pulong, no? He will also encourage all of us this morning. Amen? Are you ready? Andam na matang tanan? Okay. Ako sa basahon una itong teksto karong butaga para kabulot taas at magsubay. Okay? Nagabasa mo gumikaroon sa libro sa Salmo. Sa Psalms namin nagabasa karon. This is one of my meditation. Karong si Manaha lang, Jude. Nalingaw kayo ko. And gusto na ko i-share sa inyo, ha? Okay, let's read first our text para di atong basihan, okay? Psalms 105, verses 7 to 8. Unya, mulukso ta, 17 to 24. Okay? Basahon sa natuuna ang Psalms 105, 7 to 8. Okay? Yan, NLT. Okay, ako basahon sa una, ha? Ana, diri. He is the Lord our God. His justice is seen throughout the land. He always stands by His covenant, the commitment He made 1,000 generations. Ambak ta sa verse 17.
Then he sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar. Until the time came to fulfill his dreams, the Lord tested Joseph's character. Then Pharaoh sent for him and set him free. The ruler of the nation opened his prison door. Next verse, 21. Joseph was put in charge of all the king's household. He became ruler over all the king's possessions. He could instruct the king's aides as he pleased and teach the king's advisors. Then Israel arrived in Egypt. Jacob lived as a foreigner in the land of Ham. And last verse, and the Lord multiplied the people of Israel until they became too mighty for their enemies. Okay, so this is the word of the Lord this morning. Nalingaw lang ako kayo. Nagbasa ko sa Salmo. Ni Salmo mungod ba kay kasagaran jud ani mga sulat jud siya ni David, no? Kana mga pag-awit ni David sa Ginoo ba. Nalingaw lang ako kay portion sa mga letters si David or sa mga books, no, sa Psalms, no, is na-mention balik ning life ni Joseph. Nya, kani si Joseph is really one of the most inspirational character sa Bible ba, no? In terms gani sa kanang pagkinabuhi jud gani na nang muabanti jud makinaunsa man ang pagsulay ana gani, no? Kung pwede ta makahugot og inspiration kay Joseph ba kay isa si Joseph sa pila ka character sa Bible ba na dili tiaw iya kasinatian, no? Ang tawag siya, he is the dreamer, no? Na tungod sa damgo na iyang naangkon sa Ginoo ba para maangkon ng damguha, grabe dili lalim iyang naagian, ups and downs jud siya kaayo. Pero we all know na ang katapusan sa storya ni Joseph, naangkon jud niya ug nahitabo jud ang damgo sa Ginoo sang kinabuhi. Pero ang proseso padulong dito ba, no, dili tiaw. Amen. Una ra buntag nalingaw lang ko ba kay nagbasa ko ani, nalakpitan balik ang kinabuhi ni Joseph ba niya. I-lead ko ni Lord to read once again the life of David, the life of Joseph. Kiplan ako ni ginabasa yung kinabuhi, pero dili jud ko mahutdan og mga kanang dili jud mahutdan si Lord ba og mga pagdasig sa ako, ah, no, personally. Nya, mo po na ako i-share sa inyo kang buntag. Nya, hinaot ko sa kasing-kasing na as we look back, samtang ato na pong hisgutan balik ang life ni Joseph ba. Nya, iyang process, iyang journey, iyang extraordinary journey. Hinaot ko na naanapot tayo madawatan ng mga pagdasig kang buntaga. Amen? Atong title na ito ang topic kang buntag, okay? Kung ato siya tagag title, atong title kang buntag is From Problems to Purpose. Okay? From Problems to Purpose. Gamitin na ito ang life ni Joseph once again. Kaya pala natin na ginaano din, ginaisgutan din. Pero kung punta gagi, lead ko once again ni Lord to encourage you once again. Kabalo ko, nadunggan na siya na ito ni siya pila ka times before, pero lahi na po din siya na pagdasig na po ba in terms of how problems can help us to fulfill the purpose of God in our life. No? Normally, pag mag-isgut kita problema, ato dyan una-huna sa problema, kung dyan na siya, babag, no? Sa problema ka na isigutan, yeah, pa sa problema, yeah, babag dyan na siya, no? Sa akong purpose, babag dyan na siya sa akong mga pag-angkon sa mga saad ni Lord, no? Usay, kanatong conception kasagaran sa problems ba? Pag problema gani, negatibo dyan na siya. Hinuon, pag problema dyan, kasagaran dyan, ang in, kanang kung ima siya tanawon normally ba, negatibo mo dyan siya tanawon, no? Una, usay, ato perception sa problema, ang epekto niya, usay, tanaw na to, negatibo po siya, no? Nakanang usay, mubabag siya sa tua, mupugong, nakanang matamhangan ta sa itong pagpangalagad. Ano, no? Usay, ka na itong perception sa problems ba? Pero sa dihang nagbasa ko ni balik sa life ni Joseph, no? Subay sa itong goal this year for double acceleration, no? Ang kaaway, ana, aside sa nag-pursigita ba o accelerate na madoble ito pag-accelerate this year, ang kaaway po ito sa high, di po na siya musugot, no? Na kanang mo-accelerate yun ta, no? Double. No, nanday na, mismo kita natin double acceleration ba? Munang, usay, naadyo na yung mga hagit, usay, ang kaaway ba? Na murag, iyang ihurat sa tua, pero kunuhay, di ta ka-abantig, di ta ka-accelerate. For this morning, gusto tayo i-remind ni Lord na pag natin masugatan this year, because this year we will all experience double acceleration man. Amen? Kisa nagtuon na kita tanan maka-experience double acceleration this year. Amen? Oh.
Kanutuiga, we will, atong nati paradigm shifting ba this morning. Pag naay musugat sa tuwa na problema, ang atong perception ana, dili na dyan siya negatibo. Karoon na, nasabta na to that we will experience a double acceleration na anointing kay Lord ba. Pag naay musugat sa itong problema, karoon mga panahon na, ato ng usbo na to ang panguna-una o perception, even our disposition ba. Na ang problema di ay, pwede rin siya instrumento mismo ni Lord para mas mabuhat na to atong purpose o mas ato masinatian ang double acceleration ni Lord. Iko pwede din na yan nun, ang problema, magamit para mas ma-fulfill na ko ang purpose. Kung na, dinibaya ang problema, babag noon. Sa kasagaran, ginahimo nilang babag. Noon na pagnani problema, na pandemic, malimitan ako sa pagbuhat sa mga purpose niya, kanay pandemic ya, na yung mga, health na mga problema, health issues, kudili sa dugo ka kapamuhat ya. Uy, kay murag, dili man kaya pa physically, no? Say, financially ya, murag wala pa, di pa dugo able ya ba kay pait siya kaya kinabuhi. Ako'y problema, dagan kaayo ya karun. Utang diri, bayonun diha, bayonun dito, ana gani. Ang unang tabang sa problema for our purpose is that the problem will be from being an opposition to a position. No? Ang problema di ay, pwede siya mahimong from opposition to a position. Yan, gamay lang yung ligas, gamay, no? Oh? Ang problema, Jude, normally, ang problema, Jude, ang una niyang epekto na sa tuwa kasagaran, it acts as an opposition. No? Tama ba? Kisabay na yung mga pagsulay diri ko mga panahon na, be? No? Na-feel ninyo na, usay, ang kanang mga pagsulay na to, mura siyang nag-oppose sa tuwa, no? Mura siyang, wala di problema ba na nag-suporta sa tuwa, no? Namoy na experience sa problema na gisuportaan mo, kini na problem kay parang yun sa akong favor kay Murag, uyun dyan siya sa akong suporta ka siya sa akong kapadulungan. Di ba wala man kasagaran, no? Kasagaran. Most of the problems, they are there to oppose. No, Murag, babag. Wala po. Dili mo kunin mo matawag na problema na siya kung uyun na sa mong pabor kay kung uyun sa mong kagustuhan, natawag ka na blessing man na. No, pagka na ganing, yes, mo dyan akong gusto, Lord ba? Mo dyan akong gusto may tabo. Natawag ka na blessing. Muna pa problema kay nang isgutan, opposition dyan na siya. No? Muna ang kanang normally, ana problema, opposition. Pero pwede di ay, na ang problem, gikan sa usaka opposition, mahimo siyang position sa atong kinabuhi. Okay? Unsaon, okay? Atong tanawan ang naitabo kay Joseph. Kay Joseph, okay? O sa din unang pagsulay na naitabo kay Joseph, nagbasa ko sa life ni Joseph, na siya'y duha lang jud ka, major na plot twist ba? No? Kaano mo ng plot twist? Kabalo mo ng plot twist? Muma na siya, kung sa masalida na siya, muna ang mga climax ba na, abinin mo happy ending na, uy, nalahi man, no? Nakakasagaran ang kanang makalingaw pag na yung mga salida, pag na yung mga plot twist ba? Pag ang movie gani cliche, gani ka naman predictable ang ending, usay, umalik ka sa garang salida. Pag ani gani ang dagan, kabalo na ta sa ending, ana dyan ang ending, happy ending dyan na siya. Pag ganang cliche, gani ang movie, gani usay, pag samutan ng mga movie kayo enthusiast, no, usay, maboard sila, kabalo namin sa ending, ani. Pag ani gani may tabo, klaro na, alam na usay may tabo ani sa ending. No, pero usahay kinang ang mga kasagarang interesting movies na usahay kinang malingaw kamutan aw kanang dagag plot twist, no kanang abini mog mauna ba? Yes, makadaog na jud. Mapilin jud nila kalaban. Uy, halaka na pa manday secret weapon ana. Ku agoy na pa manday secret weapon da ini. Plot twist na pud. Dihado na pud na bida, dihado na pud. Na asukol na pud, sukol na pud. Kana hapit na daog. Hala, dili na pud mao, di na pud ana. Murag, ang plot twist actually mo ay modula-dula sa itong emosyon, no? Na murag, ganahan na ka, na murag, mawa na po ni mong gana, kung naunsan naman po ni, asan na ipadulong yung salidahan ni. Pero that what makes movie interesting, no? Ang mga plot twist ba? Amen? Niya sa kinabuhi ni Joseph, na ako'y nakita na duha ka major plot twist niya ba? Na mo'y need to ease sa damgo niya, na imbis tuhoy-tuhoy na utato, uy, naliko man. Anak. So na ito ha kabuk plot twist ko nakita kay Joseph. Una niyang plot twist, katudyong pag-share niya sa damgo niya siya maigsuon. Okay, moto siya na moment. Nasa niyang gishare niya, ang unang reaction dyan siya maigsuon sa iya ha,
ni Alma. Si Joseph Manggood, sa ilahang 12 kabuok, anak po sila ni Jacob. No? Si Joseph Manggood, second to the youngest siya. Tama, no? Kasi Benjamin mata ang youngest nila. So, second to the youngest si Joseph. So, bicho, patapatay ang edad ba, no? Niya, mutong damgo niya na ayan isuuntanan, muyukbo saya, ha? So, usa kay bati uno siya maigsuun na magulang pa saya, ha? Experience pa saya, ha? Mas kuyaw saya, ha? Niya, ingnan, nalikalit na ingon ang mangod no na, kuya, muyukbo mo sa kuha pagbasad, lo. Di ba, Mark? Siguro ba na igo ang garbo siya, siya maigsuun? Usa daw? Uyukbo mi sa'yo mo, ha? Sure ka? Unang ilang normal reaction sa diyang gishare ni Joseph iyang dream, they opposed to the dream of Joseph. Wa sila ganahi sa damgo ni Joseph. Muna ang gibuhat nila, nagplano sila di maayong plano para di mahitabo tong gingo ni Joseph. Na marag, uy, pag sure, uy, na kami, muyukbo sa'yo mo, ha? Di dyan na mahitabo. Muna ang gibuhat nila, una, nagplano sila para patyon si Joseph. May nalang naaisuon na naluoy, no, ayun, nalang na siya patya. No, nakalimot ko sa igsuon niya. Na mo'y ni Midit ba? Ayun lang siya patya paliyog. Na mo to. Nag-resort sila na ibaligyat na lang nila si Joseph as a slave to Egypt. Okay? So, muna naitabo kay Joseph. Munang, ang unang plot twist sa kinabuhi ni Joseph, kay katudyong gibaligya siya sa iyang mga igsuon. Kay tungod, ang iyang mga igsuon mismo, wa ganahi sa damgo na iyahang nadawatan. Munang sila ang una mismong oposisyon sa damgo na nadawatan ni Joseph. Unang-unang plot twist. So, sa diyang, abi ni Joseph tuloy-tuloy na ito, kuy, lahi man, naamay ni babag sa ako ang damgo. Gibaligya siya instead. Oh. So, muna ang, so din ako ikuha ning number one na point, that problems are sometimes opposition at first. Opposition sila. Number one, bubabag sa imo haba na dili pa itabo sa imo imong plano. Kay ang naitabo kay Dave, kay Joseph, nimo siyang ulipon pag-abot sa Ehipto. Nya kung ulipon ka, dili man ka yukbuan, tama ba? Diba? Normally, walay ulipon na yukbuan. Pag ulipon ka, ikaw mismo mo yukbo. Diba? So kita ikaw si Joseph ba na ang damgo nimo, Lord, na imo yukbo sa kuha niya. Ano nabot mo ko sa panahon na marag, dili man mahitabo na ako mo yukbo kay ulipon man ko? Diba? Plot twist ba? Kanang opposition ba? Naay ni babag na di mahitabo imo saad. So mo'y nahitabo kay Joseph, nahimo siyang ulipon. Na kung imo tanawon, kana na kahimtang sa kinabuhi, lisod diha mahitabo ang saad sa Ginoo. Kay di mahitabo dyan ang naay mo yukbo sa imo, ulipon man siya. Amen? Pero kung imo tanawon, kung atong tanawon dahil nagipasabot ni Lord sa kuha, that opposition was there to put Joseph in a right position. Nga naman, kay kung ato tanawan, kung fast forward tagamay, may tabo manggod ang fulfillment sa dream ni Lord kay Joseph sa Egypt. Sa Egypt. Dili may tabo ang purpose or ang vision ni Lord kay Joseph kung magpabilin siya siyang pamilya. Okay? Kay kung ato i-fast forward ng story ni Joseph, namin may tabo na great famine pag-abot sa adlaw. Nga kung ato tanawon ba, kung kita'y wala nahitabo ang oposisyon sa kinabuhi ni Joseph, so magpabilin siya sa iyang pamilya. So siya may tabo kung kita'y naaptan sa tibok pamilya atong tigutom. Wala'y muluwas sa ilaha. Sila tanan mga mata ito. Kaya nagpabilin siya dito. Kung wala niabot ang panahon na naay oposisyon sa kinabuhi, wala'y opportunity na si Joseph mabalhin sa Egypt kay dito may tabo iyang saad. Munang, sometimes di ay, oppositions are there. Na yung mga babag sa itong kinabuhi ba, na niabot siya kay para ilugar lang ta sa tama na lugar, no? Kanina ko nasabtan usahay sa opposition, dili kasag, dili usahay kung open na itong mind ba, and if our disposition is correct, usahay di ay, oppositions, dili sila babag, sa tama na dalan. Basi di ay, babag sila sa mali na dalan. Pero kinaw ko na-realize ba na ang kanatay mga oposisyon na tutan o babag, posible ka ano, na dili siya babag sa tama na dalan, kundi babag noon siya sa mali na dalan.
No, kung tama lang ito, perception ba na basta pala na ito, gani, usamang lihok si Lord, pwede di ay nasama kay Joseph ang katong na sinatian niya na, na oposisyon, mo'y nibutang siya sa lugar na mabuhat niya iyang purpose. Kaya kung wala ito siya nabalik Egypt, actually, no, kung wala siya nabalik o Egypt, dili mahitabo ang damgo ni Lord kay David. Kay Joseph. Di dyan mahitabo. Kung nagpabilin siya sa iyang pamilya, walay kasikas ba, no? Sa diyang nagdamgo siya, na walay kasikas, walay problema. So stay put siya sa iyang family. Oh, happy all sila, happy kayo ng family. No? Kung kita'y dito lang siya ba, wala dyan itong plot twist siyang kinabuhi, mga matay sa lito pagbut sa adlaw. Kaya naaday famine na muabot sa tibuok Israel. Niya ang Egypt lang ang naik pagkaon. Para, dili sila magutman. Munang naitabo sa ancestor ni Joseph. Na, pero, sa dihang on hand, first hand experience si David, ay ni Joseph mismo. Ano si David na kong mention, no? Pero first hand experience si Joseph, negative. Opposition man niya ako na sinatian, Lord. Abi man ako, ipahitabo niya mo kung damgo, Lord. Ngayon, opposition man niya ako na sinatian. Abi man ako, tungod kay nanak ko yung damgo, Lord ba? Mauna jud ni siya. Ngano na amon ibabag noon? Ngayon, sa itong normal reaction mo, alimata. Kung Lord, Lord, di man imaw ay mong saad sa kuha, di man imaw ay mong plano sa kuha, babag man noon ako na sinatian. Pero dili kaya, no? Dili kaya ba, no? Wala takablo sa kasing-kasing ni Lord ba? Dili kaya, kanyang mga babag sa itong kinabuhi karon ba? Kung ato siyang itay pander ba? Dili kay alunok kini mga babag na o karon mo ni babag sa kuha, dili sa tama na dalan kun dili sa mali na dalan. Labato ni abot ni na problema sa kuha pero dili ko makapadayon ato na dalan kun dili dili day ko dapat kay dito ko paingon. Dili ka ano? Kay mo ay nahitabo kay Joseph. His opposition, the opposition that he experienced was actually God's way to put him in the right place, to put him in the position that he can fulfill his dream. Kasama sa ang gingon, kung wa siya nabalhin o Egypt, di mahitabo ang damgo ni Lord sa kinabuhi. So para mahitabo ito na damgo, ang nahitabo sa iya ha, na ay oposisyon na ni Gimaw, para siya mabaligya o maabot sa Egypto. No? Kung kita'y kita ato na kasi nati, ba, no? Usa ka atong batiyo no, na nakadawat kung ani na damgo, Lord, niya. Maglahit man. Tigang magbabag noon. Ibis na dasig na ko, Lord, ba? Sabi na kong mauna dun ni. Dasig na ko sa'yo, Lord, nagang manugbabag sa akong kinabuhi. Magdili madyo ko gusto pa, banti sa kaaway, oy. No? Usay ka na itong misconception. Pero this morning, gusto ni Lord ipasabot sa ito, akar mong buntag. No? Pasi, di ay, no? What a kabalo. Na kanil mga babag kunuhay sa itong kinabuhi karon, dili judenis siya babag. Kudili, mauni ang mubutang nato sa tamang lugar para may tabo atong damgo. Di kaya, ano ba? No? Kay mo mismo ang naitabo kay Joseph. Without the opposition, kung wala itong opposition na itabo, walay fulfillment sa promise ni Lord kay Joseph. Muna din ako na-realize sa first point ba, that indeed, somehow, problems di ay are God's way to fulfill His purpose. Na pwede di ay na ang problema nato na sinatian karon maudyo niya ang paagi mismo ni Lord para ibutang tanya sa tama na lugar para mahitabo ato mga damgo. No? Lailahe siguro na siya paagi sa ato kinabuhi, no? Kay lailahe mata kinabuhi tanan. Pero pag naatay babag karon na sinatian, I don't know sa ato mga experiences today, pero pag naka sa kaimtang karon na feel ni mo na yung nagababag sa'yo mga, basig dapat ikalipay na ito na ino, no? Kay basig mauna dyan ni Lord. Tama day. Basi di ay mauni siya ang mubutang nako sa tama na lugar na may tabu imong damgo sa kuha. Amen? It's just a matter of right perception and right disposition sa kinabuhi. Nakuana ato mga disposition, no? Kabalo ka, why problema na makapugong sa tuwa ba? Walay rason, wala na tayo ikarason na problema nato na di na ta makaabante. Kay kabalo ta na, kaning problema nako, mauni ang utabang nako, jud, kabalo jud ko. Para mabuhat na ako akong tawag sa Ginoo. Amen? So muna ang experience ni David. Ako basawan, ni Joseph. Ako sa basawan ako mga notes di ha, kay sayang pod. Gisulat-sulat min ako di. Ano di reaching a certain position does not always come with opportunities, but it could come in a form of oppositions. Kanina ko na-realize na reaching a certain position in life, dili siya tanan in a form of opportunity. No?
No, sayo nagahulat tag opportunity ba na Lord? Give me an opportunity, Lord, para makapamuhat ko ani. Most of us are waiting for opportunities. Kaya ko opportunity, Lord, bina, mabuhat na ako ni siya. Kaya ko opportunity, Lord, bina, makapamuhat ko ani. Kaya ko may tabo ni Lord, makapamuhat pa Diyos sa mo sa imo. Nang pagwala pa may tabo, dili po taka pamuhat sa mo sa Ginoo. Kaya we are waiting for opportunities. Pero kanya ako na-realize, sometimes, ang pagbutang ni Lord sa imo sa lugar para makapamuhat ka, usay, dili siya in a form of opportunities. Sometimes, it is in a form of opposition. Usay, babag imo masinatian, kaya para mabutang ka sa lugar asa ka dapit. Munang kung open imong mind, dili kasi gulat sa opportunity. Kung kitay naka sa lugar ka or naka sa kahimtang ka na dagag opposition, mauna ni Lord. Mauna ni. Kung kitay nata sa kahimtang ka na nagabi ang mga babag, gabi ang pagsulay, mauna na imong lugar para makapamuhat ka o mabuhat na to atong tawag sa Ginoo. Dili na siya, ingon na, mura, mahulat pa jutag. Masulbad ang problema, Lord, mawala ni siya para makapamuhat ko. Kay basig maudyo na siya, naadyo na siya diha, kay mo na naiyahang purpose, masabtan lang nato siya dapat. Dapat masabtan lang dyan nato ito kinabuhi. Amen? Sumuni siya ang first point na gusto ni Lord na ito masabtan today. Dili ta nagalayo kung naya mga pagsulay na ato masinatian. Basig mauni siya, mutultul nato sa tama na dalan. Now this morning, if our hearts and if we just have the right perspective in life ba, problems can be in a form of opposition, but it could place us in the right position. Na ato mabuhat na Jud ang tawag sa Ginoo sa kinabuhi. Amen? Kisa may naay mga opposition kayo buntag sa kinabuhi, bisig na taas to ang kamot be. Kisa may naay mga opposition, feeling mo, dagan kayo opposition kayo. Kaya. Salamat sa Ginoo kay na kayo opposition kayo. Wala ko nalipay na medyo bukat atong kaimtang, pero ato ikalipay na basig na abot yun siya sa kuha karon, Lord. Kay mo niyang paagi ni mo, Lord, para mabutang ko sa tamang lugar na mabuhat na ako imong tawag. Amen? Dili ka, no? No? So, let's just open our mind. Kay, naitabo mo kay Joseph. So, kabulo ko, pwede po nabuhat ni Lord sa tuwa the same way in all our problems and circumstances today. Amen? Amen. Muto siya ang number one. Number two. Duha ka punto lang ni kayong buntag. Number two na ako nasabtan, no, na purpose or unsao na problema makatabang sa pag-fulfill sa itong purpose. Number two is from detention to promotion. Okay? From detention to promotion. Kay ang ikaduhang plot twist sa kinabuhi ni Joseph, kay katong napriso siya. Okay? Kay ang nitabo mo kay Joseph, ato isumpay ang story ha, pero may background tanan. After nabaligya si Joseph as a slave sa Egypt, ang nakapalit mo sa iya ha, si Potiphar. Saan siya sa mga kanang army, no? Mga ana, sa panahon ni Pharaoh. Nung taon ako iyang ranggo. Yan dito siya naabot na napanimalay, na mo siyang ulipon dito for so many years. No? Pero ang nitabok, itungod mo ko success, nagauban ng success kay Joseph, grabe ang blessing sa household ni Potiphar. Munang gipiyalan si Joseph, na mahimong kasaligan, steward, personal assistant ni Potiphar. Oh. Nakali si Joseph kay pugiboy just grew ni siya na marag niabot sa point na kuan, ang asawa ni Potiphar, hagit-hagit siya o dili mao. Oh, na si Joseph kay ano mo dyan siya, namo siya kadlok sa Ginoo, ibarog dyan siya sa dili pagbuhat o dili maayo. Barog dyan siya, dili dyan. Muto, tungod sa kalagot ni Lady Potiphar na di dyan niya maangko niyang gusto, iyang giputang-gutangan si Joseph mismo. O di maayo na mga akusasyon na iyang giakusahan si Joseph na maoy na hilabot nun sa yaha. Muto, pating sukuan ni Potiphar, tumbana ni Lady Potiphar, muto, gipakulong siya. Oh. So, ang ikaduhang plot twist ni Joseph, okay na tatanong kay, okay na yung ranggo nun, nahi mo siyang personal assistant. Oh, na kani mag pwede na ni siya na yukbuan ko ani, mag pwede na kay personal assistant na niya, kapiyalan na sa household ni Potiphar. Kung pa si pwede na jud ni na din siya may tabo ang damgo Lord mo na jud ni na kanang may tabo ang damgo Lord na mo yukbo ang pamilya sa kuwa kay liman ka na anak ko sa takataas-taas na ranggo. Ulipon tuod ko pero piniyalan, di ba? Sa dihang, naabot pa ng plot twist na pod.
di akusahan na po si Joseph. Na-prison na po siya. Diba? So, Mark, kung ikaw ato, Lord, no, binang mauna ni. Huwag na naman po. Na-prison naman po ko, Lord, noong saan naman po ni. Anya, for 2 years, na-prison si Joseph for 2 years. So, muna yung ikaduhang kanang experience or negative experience si Joseph, na-prison siya for 2 years. So, din ako gikuha ng ikaduhang point na ako na from detention to promotion. Kay ikaduhang epekto sa problema sa ito, ah. Mura siya og mupaungot sa ito, ah. Okay? Kapansin mo, ana. Now, sa inema problema ba na murag naungot ka, naungot ta, tungod kay naater problema. Kaya sa hay mo na ang normally, no, na kanang epekto sa problema sa tuwa, babagyo na siya. No? Munang, di ta kalihok, di ta kaabante, muratang nakulong, deadlock. Kaya tungod sa problema. O, di ko kaabante yama kay, nang ni problema na mo yaw eh. Muratang mura mapriso sa hay ba? Tungod sa mga problema na to, na di ta kapamuhat, di ta kayo ka, kalihok-lihok ba, kaya naata sa problema lagi. No? Kaya muna usahay ang effect or impact sa problem sa itong kinabuhi. It, mura siya prison ba na mo, mudetain na to for a long time. No? Say, ma-feel na to na mura, wala mo kung nag-aabantiya, wala may panglambo, no? Natanggong man kuha niya akong kaimtang, mura, wala di pag-aabantiya ba? No, mura, usahay, tungod kay feeling mo, wala ka nag-aabantiya, ma-discourage ta, wala ng tagana, kaya mura, for so many years kuya, wala di nausab akong sitwasyon. For so many years siya, ano yun akong kahimtang yapon? Why pag-uswag? Nang munang ang kasagaran sa ito, ah, madiskurahin na lang ta, wat ang tagana, kaya marag, wak maji, may tabo sa kuya. Marag, wala man, di mamawala ang problema. No? Munang feel na ito sa hay, maratag na kulong. Pero, kay Joseph, dito sa iyang pagkapiniriso, nahitabo noon ang promotion siyang kinabuhi. Nga naman, sa prisuhan manggod, sinang nagbasa ko sa life ni Joseph ba? Si Joseph manggod, na-discover niya iyang potential to interpret dreams, sa diyang nakulong siya. Oh. Kay sa diyang na-receive niya itong damgo, sa iyang journey na nahimo siyang ulipon, wala pa ng potential niya to interpret dreams. Wala. Nahitabo ang potential ni Joseph to interpret dreams sa diyang napriso siya. Dito niya na-discover na pwede din siya maka-interpret og dreams. Nga naman, kaysa niyang na-priso magod siya, naayin siya nakauban sa prisuhan na cupbearer and, sa to? Cupbearer and, sa to kauban niya? Sa to isa? Cupbearer and armor bearer ba to? Kalimutin ko sa, wala dyan ako nabasa balik ang ano, in detail ba? Pero, nga siya doon kapok dito na nakauban, na nasa yung mga damgo ba? Na di na ma-interpret nga, no? Ano, saan mo damgo na mo yun? Ni doon sila kay Joseph, kasi si Joseph po di ay, bisag piniriso siya, nimo siyang favorite sa ano? Favorite sa warden? Hmm? Nimo siyang favorite piniriso? Pwede na ano, nabisag piniriso ka, favorite ka. Grabe, Jod ka, favorite si David, ay si Joseph. Ay, bisag piniriso siya, nimo siyang paborito na piniriso sa warden dito. Munang sinaligan siya. Munang, kasi ganyan sa mga piniriso, kaila kay Joseph, kay favorite lagi siya sa warden. Namutun, iabot tong panahon na naay mga damgo yung kauban na dili na ma-interpret, si Joseph naka-interpret. Na indeed, nahitabo, Jud, ang damgo nila. Nakatong paki-interpret ni Joseph, mo d'yo'y nahitabo. Nga ang habilin ni Joseph na kung kitahay may tabo d'yo ni siya, ayaw ko kalimti. Agoy, nakalimtan, madyo na siya. Ayaw mo nang, nakulong d'yo siya 2 years dito. Amin niyag mauna to, pero nakulong d'yo siya gihapon. Manang hibas ni prison for 2 years. Pero ako nakita, na chapter sa life ni David ba, ay ni Joseph ba, na sa dihang nakulong siya, dito niya na-discover yung potential, na pwede rin siya maka-interpret of dreams. Kaya kung wala to siya nakulong, di niya ma-discover, walay avenue for him to know that he can interpret dreams. Nasumpay na ako na siya itong story po rin ni Pastor Ding about kay Paul. Diba si Paul, majority sa book sa Bible, si Paul man nagsulat. Gisulat din niya ning kasagarang book sa Bible, sariyang napriso dahil siya. Sumining ko kita'y wala ni napriso si Paul, wala tay Bible di ay. Hmm? Nya,
for so many years, sa diyan nakulong si Paul, sumura siya, mura siya natanggong, eh. Kay di siya, kala, di siya kasangyaw, di siya kapamuhat, di siya kalaag, di siya ka-follow up siya mga simbahan, kinakulong man siya. So sa kasagaran, kung kita'y makulong na ka, wala na kay buhaton. Maghulat na nandiyo ko na, kanusa mo ko ni Mulaya, oy. Kanusa mo ni mawala niya akong mga struggle, kanusa mo dyan ni mawala akong mga burden, Lord, oy. Pag naat na, pag feel na to, tanggong tao sa'yo, maghulat na lang ta, Lord, oy, kanusa mo dyan ni mawala niya akong kabugaton, Lord, oy. Kanusa mo dyan ni mausap niya akong kahimtang. Maghulat niya, oy, buhaton. Pero si Joseph and even Paul were different. Kay bisag naa sila sa prisuhan, indeed, na sila sa deadlock. Pero wala nila gihimong asunto na magulat na sila na may tabos ang kinabuhi. Hinuon himong avenue ang deadlock nila for them to discover and hone their potential to the fullest. Munang si David, nihimong interpreter of dreams. Si Paul, nasulat niya ang Bible, sadyang nakulong siya. Wala siya kasangyaw, wala siya kapamuhat noon, pero kung wala siya nakulong, wala tay Bible karon. Ana ba no? So kunay, kasagaran sa mga ungot sa kinabuhi sa mga tao sa Bible, dili jud siya ungot jud. No? Na naungot sila na way nahitabo noon sa ilaha. Na murag period of silence. Na walay period of silence sa ilaha. Kaysa panahon na naungot sila silang pagsulay, maunon ilahang opportunity. Mo'y gihimo nilang paagi ba na ma-discover nila ilang potential, gibaid nila ilang potential, nahimo silang gamiton sa Ginoo. Kay kung wala to na-discover ni Joseph ang iyang potential to interpret dreams, dili mahitabo ang extraordinary promotion niya. Ano man, kay na-promote man good si Joseph from a prison in charge to a in charge of the entire land of Egypt, nahitabo mag-uto siya na promotion. Sariyang ang hari na mismo nagdamgo niya why maka-interpret. So, naka-interpret lang jud si Joseph lang jud. Munang kung wala to nabait iyang potential to interpret dreams, sariyang napriso siya. Kung kita'y nagdamgo tong hari, why maka-interpret? Na kung wagi bait daan ni Joseph iyang potential, wa to na-miss niya iyang opportunity. Diba? May na lang si Joseph, wala siya na imong idol, sariyang napriso siya. Wa siya nagulat na, o talo nun, ay kinang milagro na makatulog niya mga nagbantay diri na makaikyas ko. O ta, Lord, maubos si Superman, Lord, nabungkago niya ang prisuhan. No? Say natin mga wishful thinking ba para mausap ba itong kahimtang? Nawa tayo buhaton. Di kaya, no, na niabot na siya ng mga panahon sa itong kinabuhi na na-deadlock ta, feel na ito, naungot ta, kaya mauna siya ang tamang panahon na diha ni mo ba iyon ni mo potensyal. Diha ka manikamot na mugro ko ng usama na kong pwede buhaton, Lord, para maano ko. Kay kung watay buhaton, pag na opportunity na for our promotion, we will miss it. Kay sa panahon na feel na to tanggong ta, watay ginabuhat, na mabaid ta. Kay kung wala to, kani ko naisip ba, kung wala to na discover ni Joseph niyang potential to interpret dreams, ma-miss jud niya ang opportunity for an extraordinary promotion. Kay wala may maka-interpret sa damgo sa hari man, si Joseph lang. May na lang kay, mintas na priso siya, gi-discover niya yung potential. No? So, niya, pag-abot sa panahon na nagdamgo ang hari, nahinumduman siya atong giluwas niya sa una, pak, promote da yun. Niya, dili tiyo na promotion. Gikan sa pagkapiniriso, nihimo siyang second in command sa Pharaoh. Na-absent pa niya to si Putipar. Kato si Putipar, good? Itong nagpalit siya sa una, nagi butang-butangan siya, di ba no? May na lang jud na wato gisukla ni David bagi agi Joseph bagi basagda na lang niya. Kay niabot gyapon ang panahon na nalabwan na niya. Pero ang gibuhat niya sa dihang naa siya sa prisuhan, wa siya nagpabilin dito na naghulat lang na niya may tabo. Naa siya gibuhat jud. He discovered his potential. He honed his potential. Kay pagkapos panahon di ay magamit niya iyang potential para siyang extraordinary promotion. Dili tiyo na promotion, oy. Dili normal na promotion. Kay ang normal na promotion, from prison in charge, no? Mahimo na kang warden, no? Warden sa ka, oy. Mahimo kang chief of staff, as a chief of police, ana. Mahimo kang general, ana.
di pa kami mong second in command. Ang normal promotion, ana, anam-anam. Anam-anam. Pero pag gusto tag extraordinary promotion kay Lord, no? Even in our deadlock moments, pag atong gamito na to hone our potential, mo na atong pagpangandam sa itong promotion. Mo siguro no na walay pag-abante, walay may tabo sa tuwa. Kani mo ginorealize ba na siguro no mo nang sitag ampo og naay may tabo. Mo nang walay may tabo kay wa tay ginabuhat para naay may tabo. No kanang sila tagulat ba na naay may tabo, pero wa po kay ginabuhat para andam ka sa imong gusto may tabo. Kanagong sikag pray ba na Lord, oh Lord, may tabo na din siya na breakthrough, may tabo na ni siya. Niya Lord, ani pa man akong kahimtang Lord, mahulat na jud milagro ni mo Lord oy. Actually, tama, di naman siya mali dyan noon na prayer, pero kanang, di kaya ba, Praske Joseph ba, na naatay na miss sa mga opportunity unta ba? Kay tungod, ang atong a deadlock moments, wa tayo gibuhat na pagbait sa tong kaugalingon, no? Paghon sa tong skills na magtuon dyan sa Bible, ano gani? Increase sa tong prayer life, devotional life, atong skills sa pagwali, pag-share sa word. Kaya wala pa may opportunity yan, marag, paet man, so dila sa jug ko, dili po ka mag-training, ana. Unang kung na-opportunity, ma-miss ni mo, kay sa dihang sa panahon sa mo deadlock, wala makagibuhat. Nya kato na di ay ang paagi yung ta, sa imong promotion diya kay Lord. So dagantag ma-miss, if even in our deadlock moments, wala tayo buhaton. Unang kaniyo ko na-realize ba na, kani ang gidasig ni Lord sa kuha personally. Pag na ako sa panahon sa kinabuhi, na-feel na ako, murang tanggong ko, dili na ako na himong rason na madiskurahi ko. Lord, kung gusto ko na may tabo sa kuha, dapat mabuhat ko og butang para may himo kong andam sa kung gusto may tabo. And this should be our disposition as servants and as people ba na tinawag diya kay Lord. Kung natas itong deadlock moments karon, this is the right time for us to hone our potential. No? Na i-discover pa nimo, usap imong kayang mabuhat. Discover pa nimo na usa pa akong pwedeng mabuhat kay Lord. Mo'ni ang right time. If we are in our deadlock moments today, this is the right time for us to discover what can we do for God. Kaya kung wala tayo buhaton kung mga panahon na maghulat na tanan na may tabo, wala dyan may tabo sa itong kinabuhi. O pwede, ma-miss na to ang atong opportunity sa itong ginahandom na may tabo. Munang, para na dyan may tabo, ano? We must be ready. No, we must now utilize our time to hone our potential. Basahon sa nako diya kung mga pangsulat diya, ha? Detentions or deadlocks are not dead ends. Nadihat na lang dyan tataman. We may stay in a certain situation for a while in order for us to discover our potential and hone it at its fullest. Kung feel na to, tanggong na to today, dawaton na lang po na, kung feel na to, tanggong ta today, this is the right time for us to hone our skills, master our potential, and be ready for a promotion. Pagdili ta, wagwate buhato na paghulma sa itong mga abilidad, walay avenue for promotion. Kay, ang kasagaran magamit, if we desire for higher position, isang sa kumpanya, no? Among sa company, normally. Normally, ma-promote, kito dyan na yung potential. Kita niyo ba na growing ang potential? Pero kanang mga tao na stagnant, wala man nagapalingkamot na mo innovate yung skills, sila ang kasagaran dili gina-consider sa promotion. Kaya marag, wala man tayo, wala man kayo makita na effort na improving siya, na marag kung usang tahas niya, di alam po siya taman. Kana ako makita mismo sa company na mo kay Mark, kasagarang ma-promote yun, kitong makita nila ba na developing ang skills ba na pag naka-iatang na task, ang i-deliver more than what is required, na gani, kanang, pag example, mingaw, kaya may mga times sa size office na sa mong work na dili mi busy. So, bisag dili busy, na adyo ginabuhat, gina-improve niya yung reports, yung mga templates, gina-improve niya para may mo siyang efficient. Kasi garan na mga anak ng mga tao, muna mo ginatimanan kung kani okay ning bataan niya. Kay bisag slack or wala ginabuhat, na ay ginabuhat yun mismo. No? Nag-learn siya sa task sa uban, nag-apungutana siya, nag-walkthrough siya sa process sa uban, kasi ginabuhat niyo dili sa inyong task. Dili siya nag-limit sa iyang mabuhat lang, sa iyang potential lang.
he continues to discover his potential. Kanang di siya muhunong bakusa ng iyang natunaan, kaya siya tuon pa sa uban, ana. Kana sa kasagaran na among ginamata-mata kani, pwede din siya i-promote. Kay bisag, ibutan mo siya sa posisyon na magbag-o sa iya ha, tuod kay andam siya para ana, kaya-kaya niya. Ang kasagarang makasinati sa extraordinary promotion are those people who are ready and are getting ready for a promotion. Munang pag naata sa deadlock, ayaw, dili ta dapat wa ibuhaton diha. Kana ang right time. Tungod kay deadlock man ta, no, kunuhay, mamatay, tanggong man ta. Kana na dyan na tamang panahon na, hala sige, maningkamot ko, binausap akong pwede mabuhat. Para mag-grow pa dyan ko, ma-develop pa dyan ko. Kay para mabuhat dyan mo yung maginahandom na promotion. Kay promotion will never happen to those people who are not ready. Kung handom lang ta na ipromote ta ni Lord, handom na dyan na taman kung wa tay buhaton para ana. Okay, manang, kay Joseph, ang naitabo kay Joseph, yes, he was detained, but that was his avenue for promotion. Detentions, deadlocks, dead ends. Usay ka na ang resulta sa problema, pero siya di ay, pwede di ay ka na ang paagi para sa itong promotion. Okay? Para natin dapat itong perspective kay David, ay kay Joseph. Know that we will utilize even our deadlocks to discover our potential. Amen. So this morning, kana na akong duha kabuk na realize ba or nasabtan, unsa una problema mahimong paagi na ma-fulfill itong purpose? Una, from opposition to position. Number two, from detention to promotion. Okay? Nasabtan nagbasa ko, honey, I have two realizations. Okay? Two realizations ba? Gusto ko i-share sa inyo. Medyo taas-taas pa ni gamay kaya, mga 15 minutes na lang ni siya. Oh. Na ako yung mga duha ka realizations na ako na-realize ba? Sadyang, nag-meditate ko ng duha ka points ba na paagi sa problem para mahimong paagi to fulfill my purpose. Ako'y duha ka book na realize, nagbasa ko further ba. Duha na ka buputang, and I will end today. Una, this is one of my realizations today. That in every chapter of our life, realize that God is already fulfilling His promises. Kanya kong unan na-realize ba that in every chapter of our life, we must realize that God is already fulfilling His promises. Kaya nag-try kong look back sa journey ni Joseph ba. Diba ang damgo niya, mahimo siyang, ang damgo niya diba kay yukbuan siya sa iyang pamilya. Mamuto yung damgo, no? That his family will bow down before him. Mamuto yung damgo. Pero kung yung tanawon ba, ang journey ni David, ni Joseph di ay, ang iyang ups and downs, kung yung tanawon ba, ang tanang nitabo din sa iya, no, kay nana di fulfillment dito sa saad sa Ginoo, ngano ko nakaingon? Una, sa liyang gibaligya siya kay Potiphar. Ang nitabo mo kay Joseph, nahimo siyang pleasing kay Potiphar. Munang, nahimo siyang, ano ka nang, ato ba sound, baby? Itong Genesis 39:1-6. Ato ba sound quickly lang. Genesis 39:1-6. Ato tanawa ng mga chapter sa life ni Joseph, ha? When Joseph was taken to Egypt by the Ishmaelite, he was purchased by Potiphar, an Egyptian officer. Potiphar was captain of the guard for Pharaoh, the king of Egypt. Ay, sugod ta sa... Tama, verse 1. The Lord was with Joseph, so he succeeded in everything he did as he served in the home of his Egyptian master. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. This pleased Potiphar, so he soon made Joseph his personal attendant. Tanawa o, he put him in charge of his entire household and everything he owned. Sunod, from the day Joseph was put in charge of his master's household and property, the Lord began to bless Potiphar's household for Joseph's sake. All his household affairs ran smoothly, and his crops and livestock flourished. Now, last verse. So Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't worry about thing except what kind of food to eat. Joseph was a very handsome and well-built young man. Yeah. So sa inaitabok kay Joseph, ang unang chapters yung life, nahimo siyang ulipon.
ni Potiphar. And yet, tungod nag-uban ang Ginoo sa iya, niabot siya sa panahon na nahimo siyang personal attendant, na nahimo na gipiyala na siya sa household ni Potiphar. Niya, tungod kay nag-uban dyan ang Ginoo kay Joseph, niabot siya sa punto na complete administrative responsibility na dyan. No? Naliman ka na marag, ikaw na dyan bahala, ana. Ang problema ho ni Potiphar, mukao na lang. In other words, marag, nimo siyang, marag, tag-iya na dyan sa tanang kahimtang ni Potiphar. So, ato tanawon ba, naanay fulfillment sa promise ni Lord? No? Kay, ni, nabutang na si Joseph sa posisyon na taas-taas na pwede ma-realize ang damgo niya ba na naimuyukbo sa iya, ha? No? Ang next chapter siyang life, itong napriso siya. Niya sa akong giingon dito, nimo siya, warden, di ba? Ato masangang yun na siya, para makaingon siya muna. Halabi ito, no? Nimo doon siyang warden. Genesis 39:21 to 23, kani. Ang sunod na itabo kay Joseph, sinang napriso siya, muna na itabo siya. But the Lord was with Joseph in the prison and showed him his faithful love. And the Lord made Joseph a favorite with the prison warden. So, ano, ganyan, ganyan. Before long, the warden put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. Sunod na verse, 23. The warden had no more worries because Joseph took care of everything. The Lord was with him and caused everything he did to succeed. Asa kitag piniriso na mo? Oy, magbantay sa wang piniriso. Yaw kayo, no? Promo niya ang gibuhat ni Lord kay Joseph. No, namurag, tungod nakita sa warden ba na lahi dyan itawahan na, niin mo siyang favorite, niin mo siyang tigbantay sa piniriso. Muna, ang ubang piniriso, mutahod kay Joseph. So yung tanaw mo, naana po si Joseph sa usang posisyon ba na pwede may tabo yung damgo na ay muyukbo sa iya? Unya, ang next chapter siyang life na po, at umasawa na po, makita na to ba, na kada chapter siyang life, makita na to ang hinahinay na fulfillment sa promise ni Lord. Genesis 41:41 to 44. Muna yun ang time na nahimo siyang second in command. Ano ang Genesis 41:41 to 44? Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the entire land of Egypt. Grabe ang... Una, in charge siya sa household ni Potiphar. Sunod, nimong in charge sa mga piniriso. Karon, in charge of the entire land of Egypt. Grabe na, no? Awa, sunod. Awa, next. Then Pharaoh removed his signet ring from his hand and placed it on Joseph's finger. He dressed him in fine linen clothing and hung a gold chain around his neck. Iman ka, na siya alahas. Then he had Joseph ride in the chariot. Matik na siya sakyanan. Matik na sakyanan. Diba? Ana, mo promote si Lord. Bisag wa kay sakyanan, wa kay budget, pwede ka magkasakyanan. Oh, automatic. Ana, mo promote si Lord. Amen? Amazing. Reserved for his second in command. And wherever Joseph went, the command was shouted. Tanawa, oh. Kneel down. Kneel down. O sige, ang dam ko ni Joseph gani, na imuyukbo sa iya, ha? Amen? Hinahina na naitabo. Kneel down. Pag musinggit siya, na ay muyukbo sa iya, ha? Wow. Oh? So Pharaoh put Joseph in charge of all Egypt. Next verse. And Pharaoh said to him, I am Pharaoh, but no one will lift a hand or foot in the entire land of Egypt without your approval. Liman ka. Grabe nagahom yung hatag kay Joseph. Walay lihok, walay kasikas, walay may tabo, walay buhatong tibok Egypt pag dili nimo aprubahan. Murag CEO. CEO jud. Kaliman ka, why liho ang kumpanya kung why approval ni mo kay Samoa sa Del Monte pag dili mo approval mo CEO, wa jud na tanan. Example, approve tanan, hantod vice president. Pag ang CEO dili, wa mi mabuhat ana. An ang gahom sa CEO na mo ang gahom ni Joseph. Diba? Liman ka, grabe ang promotion from in charge sa household to in charge sa prisuhan to in charge sa entire Egypt. Nga di, hinahinay na naitabo ang saad ni Lord na nagayukbo ng mga tao sa iya, ha. Nana siya sa posisyon karon that people will kneel down to him.
And nahitabo jud ang fulfillment sa promise si Lord sa Genesis sa talapita. Genesis 42:6-9. Ug diri jud mismo nahitabo ang damgo ni David, ay ni Joseph. Sorry. 42:6. Since Joseph was governor of all Egypt and in charge of selling grain to all the people, it was to him that his brothers came. When they arrived, they bowed before him with their faces to the ground. So diyang nahimo siyang governor sa Egypt, dito na jud nahitabo ang saad ni Lord sa kinabuhi. Na niabot jud sa panahon na iya maigsuon ni yukbo jud sa iya ha. Natuman jud ang damgo ni Lord. Amen. Grabe na munang kung gusto kag inspiring na story no, inspiring kay ang life ni Joseph as in. Grabe. Nahitabo jud ang damgo ni Lord. Muna nagtuo ko sa tuma kinabuhi, pag naidamgo gipiyal sa Lord sa imo, mahitabo jud na siya. Tuo mo ana. Oh. Pero ang journey makatawa na lang ta no. Kay kung gusto tag extraordinary promotion same kay Joseph, ayaw expect na dole out na ana jud siya. Pero karon kabalo naman ta. Naa naman tay basihan. So Joseph, so kung nahitabo na kay Joseph, mahitabo po na sa kuha. Amen? So siguro Lord, na-adjun yung mga problema, na-adjun yung mga pagsulay. Sabuta kung this year, kaya gina-claim na itong double acceleration, mo po lang damgo ni Lord sa tuwa, pero problema, pagsulay, para mubabag ana, muna ito ginatawag na matik na dyan na siya. Matik na, na-adjun yung mga ana, mahitabo. Part siya sa tuang journey, sa pag-fulfill sa tuang purpose. Pero sama kay Joseph, may tabo o buhaton dyan ni Lord. Ayan saad. Ano itong masabtan lang dyan? In every chapter of our life, nahitabo or ginapahitabo na ni Lord actually yung saad sa tua. Usahay mang good, ano din nito ma-realize that the Lord is already fulfilling His promise. Kaya usahay, ma-highlight kaayo ang problema sa itong kinabuhi. Na matabunan niya ang fulfillment sa promise ni Lord. Kaya kung imutan awon, sa life ni Joseph ha, anam-anam na din ginatuman ni Lord iyang saad. No? Ginabutang siya, mo siyang in charge, mo siyang in charge. Ano, gani? Naana jud ang saad ni Lord. Pero, may na lang ba? Mark, kinang nakita ba na, siguro ba, na-realize ni Joseph that the Lord is really fulfilling His promises. But to si Joseph, wala tayo madunggan na complain, wala tayo madunggan na ni negative reaction na napriso siya, gibaligya siya. Kaya nakita, tuon ako in my heart that Joseph even realized that in every chapter in his life, yes, na plot twist, na up and down siyang journey. Pero kada chapter siyang life, na ay fulfillment anam-anam sa promise ni Lord. Pero nga no, say, dili ito ma-realize sa fulfillment sa promise ni Lord, kay ma-highlight nato kasagaran ang problema nato. Munang masapawan ni iba, nananay na ginabuhat si Lord. No? Kung kita'y open na itong eyes ba, sa itong kahimtang karon bisag naata sa pagsulay, nalang ginabuhat si Lord diha. Pwede na nato siya ma-realize ba kay ma-highlight pag-ayo ang problema? Mas dako kaya ang problema ba na marag siya dyan na itong makita pirmi na di na itong makita ang ginabuhat na ni Lord hinahinay sa itong kinabuhi? Na naanay dita sa posisyon na pwede na may tabo anytime ang saad ni Lord. Hmm? Pero say, ma-overpower ito sa problema ba na marag, wala Judea, wag yapon. Pero kung imutan awon di ay, nanay ka sa lugar karon, ron, marag, hapit naman di ay. Nga, namay problema gyapon, di na ito ma-realize ba na hapit na di ta, because problems are most of the time highlighted. Nang ana si Lord, we must realize today that in every chapter of our life, every ups and downs sa tong life ba, no? Kung imo nang balikan, naana fulfillment anam-anam diha sa promise ni Lord. Naana. I-compare imo sarili kung unsa ka sa una, piting layuan na, uy. If you, kung feel ni mo wala kay progress, kailangan ko sa'yo mga feeling na to na wala ko'y progress siya, uy. Wala mo ko'y paglambo. I-compare ko din mo sarili kung unsa ka sa una, ilambo na ko ka. Dinili ni mo ma-feel, kinapa maka sa pagsulay, no? Challenge pa ka. Alam nga, ginahulma pa man ta. Munang, we must just realize that the Lord is already fulfilling His promise. In every chapter, in every ups and downs nato, naanay pagtuman sa Lord siyang saad, diha.
pangitaon na to na siya. Ayaw kayo tutuki ang problema ng murag. Wala dyan na itabo sa kuwaya. Tanggong dyan ko. Di na lang dyan ko taman. Wala paglaom ni. Realize that in every chapter of your life, God is already fulfilling His promise to you. Nabuhat na si Lord. Naanadyo'y ginabuhat si Lord. Amen? Realize that. Ikaduha, mag-end ko ani. Ikaduhan ako na na-realize, God orchestrates problems for us to fulfill our purpose and not lead us away from it. Diligikan kay Lord ang problema, but usahay, the Lord orchestrates the problems or uses problems to help us fulfill our purpose or put us in a position to fulfill our purpose. This extraordinary of Joseph was for the purpose of fulfilling his purpose. Kani ako nasabtan, bantog ra gusto ni Lord na mabutang jud si Joseph sa Egypt. Kay maabot jud ang panahon sa great famine. Nanadaan sa utok ni Lord ba? Na naay maabot na great famine, niya ang makaluwas lang sa iyang tibok pamilya kung si Joseph maadto sa Egypt o mahimo siyang king dito or second in command. Tanang nahitabo kay Joseph, iyang ups and downs, para tumuabot siya sa posisyon na ma-fulfill niya ang purpose na maluwas niya iyang entire family and even the entire nation of Israel. You know what? Sa time, sa ato na time, no, actually, ulipon ang tanaw sa uban sa Israel. Ulipon. Kung dili tungod kay Joseph, na nahimong governor sa Egypt, dili ma-redeem sa Israel iyang posisyon. Ato masahon ang Psalms 105:21-24. Last verse na ni. Joseph was put in charge of all the king's household. He became a ruler over all the king's possession. He could instruct the king's aides as he pleased and teach the king's advisors. Verse 23, Then Israel arrived in Egypt. Jacob lived as a foreigner in the land of Ham. Next verse, last verse. And the Lord multiplied the people of Israel until they became too mighty for their enemies. Kani mo na panahon, sa time ni Joseph, Israelites, naa sila sa panahon ba na, tungkol magod sa sala silang ancestors ba? Grabe, kusukuso sila sa mga dagang mga nation. Ito na ginagimos ang ulipon, no? They are desolate. Kina-persecute sila. Wala, dili mighty ang Israel ani ng mga panahon. But because of Joseph, tungod sa damgo na gihatag ni Lord kay Joseph, dili na ito para si Joseph may mong significant. Kanya ko na-realize, ang atong ups and downs sa itong life, na ibutang taniya sa itong damgo, Jude, dili na ingon na damgo para sa ito, ah. Sayang ko, no, kay ato tanaw sa itong damgo para sa itong sarili ba? No? Para, kung dili may itabo itong dream, feel na ito, dili, wala yung significance sa itong life. Pero di nung realize kay Joseph ba na katong damgo na gihatag ni Lord kay Joseph, dili ito ingon na ibutang si Joseph sa usaka posisyon that he will become significant. No. Kung dili, gibutang si Joseph sa usaka posisyon so that he will be used by God to save his family and to save the entire nation of Israel. Kaya kung wala na hitabok to siya na damgo o kung wala to na damgo na ni Lord kay Joseph, dili mahitabong mighty in the land once again ang Israel. Kung wala si Joseph, kung wala ang fulfillment sa dream ni Lord kay Joseph, Israel will always be slaves. Israel will always be persecuted. Pwede sila magbalinbahan ng lugar, no permanent address. Pwede sila maglisod, pwede sila sa, ano ba? Pero tungod kay Joseph, dito so good na fulfill ang promise ni Lord, not only to Joseph, but to his people Israel. Bantong natin mga damgo, no? Dili na para sa itong sarili tanan. O dili para na sa mas dakong ginalantaw ni Lord na gusto niya mahitabo. Dili lang sa ito, ah. O dili sa tibok kalibutan, Jude. Kanang mga damgo na ito, karumuntaga, dili na para sa itong kaugalingon lang. O dili, gamitin ka ni Lord ug ang imong damgo para maluwas ang uban. Na dapat masabta na ito na siya, karumuntaga. Kay, munang usahin na itong damgo, dili mahitabo. Because most of our dreams are self-centered. No, kanang, pag may tabok na dyan ni Lord, ang planin mo kasagaran sa mong kaugalingon. Kaya akong next buhat ng Lord, mapalit siya kong balay.
dili na siya mali jud na butang actually, no? Dili na siya mali. Pero most of the times, our dreams are self-centered. Kanang natin mga damgo ba na may, kung may tabo ni Lord, may madyong ilado na gani, kukitay, makatapos ki Lord, may mo kong sample attorney. Ah, pwede na dyan, nanadyo ko ikaatubang sa akong mga, ano gani, no? Say, mga self-centered na dreams ba, no? Pero kanina ko na-realize ba, even sa akong journey ba na, wala ko ups and downs, wala ko gina-promote ni Lord, wala ko ginabutang ni Lord sa akong position right now. Para sa akong kaugalingon, para may tabo akong gusto, may tabo sa akong kinabuhi, kanang malipay ko, ano gani, masatisfy ko, appeal na siya sa pakapi ni Lord, pudili ka na ang plano ni Lord, ngano na anas na damgo sa itong kinabuhi. God gave us those dreams for the bigger purpose na maluwas ang tanan. Kaya muna yung naitabo kay Joseph, wala gitagagdamgo ni Lord si Joseph na mahimong taas iyang ranggo, na yukbuan siya, kaya para mahimong siyang significant. No. Gibutang si Lord si Joseph ato na lugar kay para siya ang gamito ni Lord na maluwas iyang pamilya, maluwas at tibok Israel, ug ma-redeem sa Israel ilang posisyon. That once again, they become too mighty. Nadili sila basta-basta malupig na silang kaaway. For so many years, ang Israel, they were persecuted. Putungod sa damgo ni Joseph, nahimo silang mighty once again sa land. Nya, in same way ba, kanang ginalantaw na kanapot ang gusto ba ito ni Lord, dili lang sa itong kinabuhi, dili sa itong pamilya, no, sa itong komunidad, that our nation will really be changed and will really surrender their lives to God ba? Nya, dili gamito ni Lord ang bisag unsang butang, gamito niya ang damgo nato, ang purpose nato, gamito ang taniya. Munang kanang ups and downs nato, that is for the purpose to fulfill our purpose. Nakana na purpose, it is not personal. It is not for you, no? Para na sa mas dakong purpose ni God. Kung open taana na huna-huna ba na, kani akong damgo, Lord, dili para sa kuwa lang ni, para ni sa imo ang katumanan, Lord. You know what? Kanang satisfaction na to or fulfillment na to ginahandom, pakapin na lang ko na actually sa pagtuma na to sa purpose ni Lord. Kay pag ato tumano na purpose si Lord, no? Tagbawon juta sa Ginoo mga butang na atong ginapangandoy. Usahay mo nang dili ta matagbaw, kaya atong damgo usahay mo to siya, pang sarili lang. Unang, let's try to open our dreams ba, Lord, kanika akong damgo, dili ka ni siya, para mabuhat na ako imong purpose. Sam ko, kita ka kagdamgo ni Lord na magkabalay. Dili ka na siya para malipay lang ka, kung dili, para na siya ma-fulfill ni mong purpose ni Lord, na imong balay ma-open for simbalay. Ano? Example, nag-handom ka o ganang sakyanan, Lord, motor. Dili ka agihatag na ni Lord sa imo, dili para lang sa imong gusto, mga plano-plano ni mo na kanya akong buhatong niya, kanya na ako'y motor. Perfect na kanya ni. Dili kaya agihatag na ni Lord sa imo, kay para buhatong ni mo ang purpose ni Lord yun noon. Kaya tanang damgo na to, tanang mga plano ni Lord sa itong kinabuhi, that is not for our own tanan. Kung open na tong mind, kung open na tong heart ba, sa bigger purpose ni God, diha niya ipahitabo ang tanan. Na ang atong journey, murag journey ni Joseph, no? Na nai ups and downs, nai problema, nai mga ana, pero kabalutan na sa katapusan, ang katumanan Diyos sa itong mga damgo. Amen? Muna this morning, today, ako padasig sa itong tanan, kung namata sa kahimtang karon na we feel that we are opposed by many things, ano yan, no? Dagag mga babag. Feel na to, tanggong ta. So, ano itong feeling today? Well, tungkol kinamatay bagong perspective karon, sig pwede na to pasalamatan bisag ni mga babag na to. Weird ma siya tanawo na, wala mo pasalamat pag problema. But because we have this newfound perspective ba with regards to problems, we can learn to be thankful even in our problems. Na pag nakasapagsulay ka ron, grabe ang babagya. Grabe ang murag challenge sa mong kinabuhi iya ba na di ginity aw. Makahilak man ta, muna-huna sa atong mga problema man. Pero, just like what God has done to Joseph, wala na siya niabot sa itong kinabuhi para ilayo ta sa atong destination or sa atong purpose.
o dili kana ang gamito ni Lord to position us in the right place and to prepare us for our promotion. Ato na yung kailangan buhaton is to have this right perspective lang jud ba, a right disposition in life with regards to how we see our problems. No? Okay lang usay magulta sa problema, hilakan na to problema, kay wala mo jud natay malipay kung na problema, no? Pero tungod sa tong perspective ba na luyo ani problema nako, naa jud plano ang Lord. Wala rason na dilita mo abante. Wala rason na dilita mo malipayon. Because we know that in everything that we experience, everything is for the purpose of God in our lives na mahitabo jud siya. Now this morning, atong buhaton, namata sa mga pangapagsulay today, ato ni isa tanan sa Ginoo. Now ato i-pray today that the Lord will give us a new perspective. Amen? A right disposition in life. A right perception with regards to challenges and to problems. Eh kung ana atong perception, no? Walay babag. Wala jay makapugong ba sa atong pag-angkon sa purpose sa atong kinabuhi. Now, how to pray today is a right perspective, a right perception, a right disposition in life. Amen? Sa atong problema, kay dili ta makaampo o walay problema, kay kung maampo ta na walay problema, no? We may miss a lot of opportunity. Kaya usahay, promotions come not only through opportunities, but even through problems. Muna, pag naay problema karon, pasalamatin na sa Ginoo. Oh, anak ng mga Christians, malipay na sila pag naay problema. Dili tungod kay, nalisan na itong utok, dili. Basta ko lang dyan itong pagtuo na the Lord is behind everything. Munang we can still smile, naga po nakadasig, walang kadiskurahe, bisag nasa problema. Because we have the right perception. Amen? Kana ato i-pray today. Amen? Pero walay pugong. Amen? Kanito ginahandom na double acceleration, no? This is not an easy vision. This is not an easy, kana din siya tiaw ba na kanagong goal. No? It is going to be an extraordinary journey. But now let's pray na sa atong journey towards our double acceleration, appeal ani ang hinagiban ba of right perception, no? Right disposition. Kay kung usa ito masugatan along the way sa itong journey to our double acceleration, di ta mapugnan. Amen? Because we have the right perception. We have the right disposition. Amen. So, mapray ta today. Are you ready? So, let us all stand today in our feet. Manindog tantanan. Atong iampok tanan sa Ginoo. Atong iisa kay Lord, tanan na itong mapagsulay. Itong problema today. Okay? So, this time, gusto na ko na isa-isahay ang mga problema karon bi. Sige, hinumdumi siya kadali. Kadali lang. Hinumdumi ang mga pagsulay ni mo karon. Hinumdumi siya kay ato i-surrender kay Lord tanan today. And as we surrender our problems to the Lord, atong dawaton today, ang right perception, ang right disposition, the ability of right perspective in our hearts today. Amen? A new paradigm of thinking towards problems. So as our musician will sing this song, let us be in the attitude of worship. Ato i-meditate ato mga kinabuhi right now, and let's start to surrender everything to God. Let's be open, Lord. Muna akong mapagsulay karon. Muna akong mga challenges today. I want to surrender everything to you today. And Lord, give me a right perspective today. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, O God. Thank you, Jesus. If the struggles you're facing are slowly replacing your hope with despair, or the process is long and you're losing your song in the night, you can be sure that the Lord has His hand on you, safe and secure. He will never abandon you. You are His treasure, and He finds His pleasure in you.
Began a good work in us, Lord. You will faithfully complete it, Lord. Kablok, O God, na kanyang mga damgo, Lord, na yung mugihatag ka na mo, these desires and dreams in our hearts, Lord, na yung mugipakatao sa mga kasing-kasing sa muna-una, Ginoo. Lord, we receive and we claim it today that you will complete it, Lord, in your own perfect time. Everything shall come to pass and every promises you made to us will be fulfilled, Lord.
Amo lang ginadawat yung puntaga, sama sa mag-ibuhat kay Joseph, Lord. Nakatundam ko ni mag-ihatag kaniya, Lord, that, Lord, his entire household will bow down before him. Naitabok yun siya Ginoo siyang kinabuhi. Though diliti ao ang journey, O God, ni Joseph, pero imo gipakita ka namo, O God, that you will indeed fulfill your promises in our lives. Now today, Lord God, we have realized, sama kay Joseph, Lord, along our journey, Lord, sa pag-fulfill ni mo si mong promise sa mga, there will be ups and downs, Lord. Nasa yun, may mga problema, Ginoo, na murag mubabag ka namo. Murag silag opposition, so God, that will block us, Lord. And even, there are like detentions, Lord, na mo-contain ka namo, mo-deadlock ka namo, Lord, ba, in certain times. But today, Lord God, we realize na, Lord, problems, murama silag negatibo tanamon. But we realize today, sama sa journey ni Joseph, that sometimes, oh God, problems that we encounter today are the ways for us to fulfill your promise and for us to fulfill our purpose, Lord. Sa mga kinabuhi mo na today, Lord God, niya ang mga problema na, oh Lord, amo na siya ginaisa kanimo. Tanan namin, oh God, amo mga kabukaton today, challenges today in our lives. We just want to surrender everything to you, Lord, today. Napulini siya Ginoo kang buntaga o kanang bag-o na perception, Lord ba? A new perspective, a right perspective in our hearts, Lord. We pray today for a right disposition, a new paradigm of thinking, Lord, sa muna-huna today. And Lord, sa among paghandong Ginoo sa among double acceleration this year, kablo ko, God, that this will not be an easy journey because I know that you will accelerate us, Lord, in our ministry, even in the works of our hands. Sana mga papanikamo tamo Ginoo nagtuko, God, that you will accelerate us in a double manner, Lord God. Pero, Lord, hindi siya may tabo, Lord God, kung wala ang mga problema na ang masugatan along the way. But today, O God, as your people, we are now ready, Lord, to face whatever may come our way. Yes, Lord, so layan na may Ginoo, pero kasabot na may Lord, in our hearts, na naa mga problema, na sila diha, dili pa mubabag na mo, Ginoo, o dili na sila diha, Lord God, kay sila ang paagi, Lord, para among mabuhat imong purpose sa among kinabuhi. Today, O God, give us this right perspective every now and then, Lord, na kung sulayan man mi, na mami sa kalisod panag sa Lord, dili jimi maabot sa punto, Lord God, ba that we will complain, we will question you. But Lord, pray me ma-comfort, O God, ani na mga pulong nagikan kanimo, na among ma-correct dayon among unahuna to have a right perspective. Salamat, Lord. Kung ani mong unahuna tanan, Lord, ba, among ginahandom, O God, nasama kay Joseph, Lord, o sama ng promotions that Joseph experienced in his life, we will also experience the same. Diya ka na yung na, Lord, we surrender to you all our problems today. We surrender to you, you know, all our circumstance. And we receive a right mindset today from you. A right disposition in life, a right perspective, a right perception to every problems, a new paradigm of thinking sa mong kinabuhi, O God. Salamat, Lord. Salamat, Lord, natabangan minimo. Lord, amo ni siyang tipigan ang mga pulong sa mong kasing-kasing, Lord. Para kala totoo doon niya, O God, na kami putsulayan, kani amo hinumduman sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, na di mo yung pasagdan, dili mo yung biyaan, you know, kisaad po na nimo sa mong kinabuhi. Salamat, O Diyos. Kami tanan, may muming madaugon, O God. Kami tanan, you will be victorious, you will experience breakthroughs, O God, abundant breakthroughs sa mong kinabuhi, O God. Great things upon great things sa mong kinabuhi because we have these words from you. Salamat kay Lord daan sa mga saad sa mong kinabuhi. Thank you, Jesus. Lord, even to every one of us here today na namasa sa pagsulay today, I always pray, God, that you will do miracles sa mga kinabuhi, you know. Kablo, O God, na sila mga pagsulay, wala na mo sila ginapasagdan, imo silang ginaubanan sa kanunay. Salamat daan, Ginoo, sa kasubangan sa mga tanang mga problema today. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for having the job done today. We honor you today, Lord. We praise you for your good to us. In Jesus' name. Kaya ito isa ang ato makamot today. Receive this blessing from the Lord. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine upon you and be gracious to you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At wala pa ka na Ginoo kang butaga. Ingnay mo katapat today. Get ready. Get ready for the fulfillment of God's promises. Amen. Ingnay mo katapat. Get ready for the fulfillment of God's promises. Salamat sa Ginoo. Glory to God.